Naaalala ko na naman o mga panahong bata pa ako. Panahong wala pa akong problema at higit sa lahat, masaya at buo pa ang aking pamilya. Napakasaya namin noon. Masasabi ko ang pamilya namin ay isang larawan ng perpekto at magandang pagsasamahan. Isang mapagmahal na mama, palabirong papa, bossy na babaeng panganay, makulit na lalaking bunso, at ako na middle sibling na sobrang soft-hearted. Kung titingnan mo, parang walang makapaghihiwalay sa amin. Palagi naming sinusuportahan ang isa't isa. Kapag nagkaroon ng problema ang isa, nagagawa namin ang paraan basta lahat kami ay magkakasama. Tuwing weekends, pumupunta kami sa dagat para magbakasyon at doon nagsasalo-salo bilang bonding moments na rin naming mag-anak. Hanggang sa dumating ang pagkakataon kung saan nawala, gumuho at nasira ang mundo naming lahat. Kung tatanungin ninyo ako kung kailan nagsimulang magbago ang lahat, hindi ko rin alam. Ang tanging alam ko lang, parang sinasaksak ang puso ko ng paulit-ulit sa tuwing maaalala ko ang gabing iyon. Ang gabing pinapangarap ko na sana isang malaking pangungot na lang. Pero hindi. Araw-araw, gabi-gabi, parang lagi na lang ako sinasampal ng katotohanang wasak na wasak na ang buhay kong minsang naging perpekto. Ang masamang alaala na pilit kong ibinabaon sa limot ay tila umaahon sa hukay nito at patuloy akong binabalikan. Ako nga pala si Sandra, at ito ang kwento ng aking pagpapaubaya. 10 taong gulang ako noong malaman namin ang masakit na katotohanang matagal nang itinatago sa kasinungalingan. Kalagitnaan na ng madaling araw noon nang magising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog dahil sa ingay na narinig ko sa baba ng bahay namin. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero parang may nabasag na bote. Dala ng curiosidad, bumangon ako mula sa pagkakahiga at bumaba ako ng hagdan. Bumungad sa akin si Papa at sobrang daming bote ng alak na nakapatong sa ibabaw ng mesang katapat niya. Ang ilang bote ay ubos na at kaunti na lang ang natitira. May bubog ng bote sa sahig na tila ito ang narinig kong nabasag. Parang matagal na niyang iniinom ang mga ito at mukhang nakakarami na siya. Hindi ko maintindihan dahil sa pagkakaalam ko noon, hindi nagiinom si Papa. Wala siyang kahit na anong bisyo at kailan may hindi niya inatuhan ang alinman sa mga ito. Naguguluhan ako. Papa? Alak yan, diba? Bakit ka umiinom niyan? Nilapitan ko siya at doon ako mas nagtaka nang makitang umiiyak siya. Iyon ang unang beses na makita ko siyang umiiyak. Papa, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Nagsilabasan na rin si Mama at ang mga kapatid ko mula sa kanilang kwarto dahil na rin siguro sa narinig nilang ingay. Mababakas rin sa mga mukha nila ang magkahalong pagkalito at pagkagulat. Umupo si Mama sa tabi ni Papa at hinagod ang likod nito para patahanin. Ngunit imbes na tumahan si Papa, mas lalo pang lumakas ang pag-iyak nito sa puntong humagulhol na siya. Noong nakita ko siyang nagkakaganoon, parang nararamdaman ko yung bigat ng pag-iyak niya. Ang miserable niyang tingnan. Mabilis ang mga naging pangyayari noon at laking gulat namin nang bigla na lang lumuhod si Papa sa harapan ni Mama. This time, grabe na ang pagluha ni Papa na parang nawawala na siya sa kanyang sarili. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo ako. Sorry. I'm really, really sorry. Sa mga sandaling iyon ay hinawakan ni Mama ang pisngi ni Papa at maging siya ay napaluhan na rin. Ngunit ang mas nakakapagtaka, ngumiti si Mama sa kanya na parang nagpapahiwatig na pinapatawad na niya agad ito. Pagkatapos noon ay nagimbal kaming lahat nang naglabas si Papa ng isang litrato at ipinakita ito kay Mama. Isang lumang litrato. Hindi lang iyon basta litrato dahil ang litratong iyon ang sumira sa pamilya namin. Ang laman ng litratong iyon ay si Papa noong bata-bata pa siya habang hinahalikan ng isang babae ang kanyang pisngi. Sa pagkakataong iyon ay naging malinaw na sa akin ang lahat. Nagkaroon na ako ng kaunting idea kahit papaano kung ano ba talaga ang nangyayari. Hindi ko alam kung ano bang mararamdaman ko bilang isang batang musmus pa noon. Hindi ko na napigilan ang pagluha ko sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung gaano kabigat yung pakiramdam ng mga panahon na iyon. Lahat kami, kahit ang bunso naming kapatid, ay umiiyak rin. Patawarin niyo ako, mga anak ko. Lalo na sa iyo, mahal. Patawarin mo ako. Shhh! Matagal ko na namang alam eh. Umpisa pa lang, alam ko at tanggap ko nang hindi ako. Hindi kami ang gusto mong makasama.
Noon pa lang alam kong napipilitan ka lang dahil sa malaking responsibilidad mo sa amin. Sinubukan ko, mahal. Maniwala ka. I really tried my best to be happy with you and our kids. Sinubukan kong tanggapin ang katotohanan ng may pamilya na ako. Pinilit kong kalimutan ang unang babaeng minahal ko. Pinilit kong mag-move on at mabuhay ng masaya kasama kayong pamilya ko. Dahil alam kong iyon ang dapat. Iyon ang tama. Ang harapin na naging resulta ng pagkakamali ko noon. Pero kahit anong gawin ko, kahit sinubukan kong gawin ang buong makakaya ko, at kahit anong pilit ko mabuhay sa kasalukuyan, patuloy pa rin akong hinihilan na kanakaraan kung saan ako tunay na masaya. Oo, aaminin ko naging masaya ako sa ilang taong pagsasama natin bilang mag-anak, pero hindi pala malinilang ng isip ang sariling nararamdaman ng puso. Diniktahan ko ang sarili ko na kayo ang pamilya ko. Dapat sa inyo ako nakafocus, but deep inside my heart, I know when I am really happy. And it's when I am with my ex-girlfriend. Siya talaga ang mahal ko at ang gusto ko makasama habang buhay. Pero dahil sa insidente, namuntis ko ang mama mo kay Mika. Isang malaking pagkakamali na habang buhay ko pinagsisisihan. Maniwala kayo. Sinubukan kong tanggapin ang buhay na meron ako ngayon, pero hindi ko pala kaya. Hindi ko na kaya. Ang selfish ko ano? Ang selfish kong ama. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Ang sakit ng katotohanan sa tagal na magkakasama kami, iba pa lang nasa isip niya. Ngunit sa kabilang dako, ang lungkot isipin na ganoon na palang nararamdaman ni Papa. Shhh! Tanggap ko na, mahal ko. Matagal ko nang nararamdaman na yun sa'yo kahit hindi mo sinasabi sa akin. Kilala na kita. Sa ngayon, magbahinga ka na muna. Alam kong pagod ka na. Marami ka na rin nainom. Bukas na lamang tayo mag-usap, mahal ko, ha? Pero sana ngayon pa lang, malaman mong pinapatawad na agad kita. Nakangiti si Mama habang sinasabi ang mga linyang iyon na parang handang-handa siya na mangyayari ang mga sandaling ito. Matulog na kayo, mga anak. Iwan niyo na kami ng papa niyo dito. Masyado ng gabi. Baka mapuyat kayo. Sige na. Napakakalmado lang ni Mama na parang walang tensyong nangyari. Na parang walang pagtataka o pagkagulat sa katotohanan ng kanyang narinig. Marami kaming gustong malaman, marami kaming gustong itanong mula sa mga magulang namin, pero wala na kaming nagawa at sinunod na lamang namin magkakapatid ang utos ni Mama. Bumalik na kaming lahat sa kwarto noon. Humiga ako sa kama ng mga panahon na iyon, ngunit hindi para matulog kundi ilabas ang bigat sa loob ng nararamdaman ko. Hindi ko mailarawan kung gaano kasakit ang naging pagluha ko noon. Isang batang musmus pa lamang ako, pero ibang klaseng pag-overthink na ang nagawa ko ng gabing iyon. Ang inosente ko pa noon para tanungin ang sarili ko kung saan ako nagkulang bilang isang anak. All those times na magkasama kami, bakit hindi man lang siya sumaya kasama ko? Namin, napakabata ko pa para makaranas ng ganoong klaseng pagsubok. The next thing I know, pagkagising ko kinabukasan, tuluyan na kaming iniwan ni Papa. Umalis siya at sumama sa ex-girlfriend dito. Sinabi na lamang ni Mama sa amin na pinalaya na niya si Papa dahil mas masakit na isipin na narito siya, pero sa iba naman ito masaya. Napagdesisyon na nilang dalawa, nabitawan ang isa't isa dahil mahirap ipilit ang hindi naman itinadhana. Hindi ko pa maunawa ng mga ganoong bagay dahil nga nasa murang edad pa lamang ako noon. Ang tanging alam ko lang ay labis ako nasasaktan sa mga nangyayari at sa kaisipang hindi na kami ang pinapatawa ni Papa. Hindi na kami ang poprotektahan niya kundi ang una niyang minahal. Ginusto kong hanapin si Papa noon. Gusto kong pakiusapan siya na bumalik sa amin at ipapangako kong gagawin ko ang lahat para sumaya siya sa amin. Pero pinigilan na ako ni Mama. At mas lalo ako nalumo nang sabihin niyang mag-iibang bansa raw si Papa kasama ang babae niya. Mabilis dumaan ang mga panahon, ngunit para sa akin ay napakabagal pa rin ng pagtakbo ng oras dahil sobrang hirap kalimutan kung gaano kasaya ang buhay ko noong nasa amin pa si Papa. Nasa teenager years pa ako noon, pero hindi naging ganoon kadali ang pag-move on ko sa nangyari. Ibang klase pala talaga kapag tatay mo mismo ang unang lalaking wawasak ng puso mo.
Lagi kong hinahanap yung mga pagkakataong sabay kaming pumupunta sa plaza para kumain ng ice cream, maglaro ng basketball, tapos kakalungin niya ako para ma-shoot ko yung bola. Nagbago na ang lahat. I can feel my days the same like it used to before anymore. Parang laging may kulang. Nadagdagan pa ang sakit na nararamdaman ko noong nalaman ko na may dalawang anak na pala si Papa sa babaeng binalikan niya. Nakita ko pa sa FB post niya kung gaano kalaki ang ngiti niya kasama ang bago na iyong pamilya. Makikita mo ang labis na kasiyahan sa mga mata niya. Doon pa ako mas lalong nag-question. Bakit ganoon na lang kabilis at kadali ang lahat para sa kanya? Bakit parang hindi man lang siya nalungkot kahit papaano dahil iniwan niya kami? Ang sakit. Yung mga tanong na iyon sa isipan ko parang dinudurog ng pinong-pino ang puso ko. Araw-araw, gabi-gabi, ganoon ang pakiramdam ko. Parang nabubuhay ako may impyerno sa kaloob-looban ko. Hindi ako makatakas. Hindi ako makaalis. Dumating na rin ang pagkakataong naisipan kong tapusin ang buhay ko para matapos na rin ang bigat na nararamdaman ko. Para matapos na ang walang katapos ang pagiging bitag sa mga emosyon ko. Marami na rin nagbago sa pamilya ko noong nangyari iyon. Lahat naging busy na sa pag-aaral. Parang nagkaroon na kami ng sarili-sarili naming mga mundo. Pumunta ako noon sa dagat bago lumubog ang araw. Ang lugar kung saan kadalasang nagbabakasyon kami mag-anak noong buo pa kami. Hindi ako marunong lumangoy. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, hindi ko namamalayan kung nasaan na ako at kung ano ba ang ginagawa ko. Ang alam ko lang noon, gusto ko nang tapusin ang sakit at ang bigat. Basta hinayaan ko lang na lumusong ang mga paa ko sa tubig ng karagatan. Habang tumutulong aking mga luha, patuloy lang ako sa paglalakad, sumasalungat sa alon ng dagat hanggang sa wala na akong hanging malanghap. Hanggang sa hindi na ako makahinga. Matatapos na sana ang lahat. Wala na sana akong kahit na anong mararamdaman, ngunit may humawak sa aking kamay noon. Sa pagkakaalala ko ay wala na akong malay sa kung ano ang nangyayari. Wala na akong matandaan. Ang naalala ko lang, nagising ako habang umuubo at naglalabas ang tubig sa aking dibdib. At nakita ko siya. Ang lalaking sumagip sa buhay ko. Ang lalaking pinigilan ng pagkawala ng bigat na nararamdaman ko. Alam kong tama ang kanyang ginawa sa akin dahil iyon din naman ang aking gagawin kung mayroon man ako makitang isang taong magpapakamatay. Pero hindi ko magawang maging masaya. Hindi ako natuwa na may pangalawang buhay pa ako nakamtan. Sa halip, mas lalo pa ako nagalit sa kanya. Walang hiya ka! Matatapos na sana ang paghihirap ko kung hinayaan mo na lang akong maluno doon. Hindi ko na sana mararamdaman ng walang katapos ang kabigatan kung hindi mo na ako sinagip. Yun na yun eh. Malapit na ako mawala ng hininga. Malapit na akong tumawid sa kabilang buhay kung saan wala na akong kahit anong mararamdaman. Yun na yun eh. Makakalimutan ko na si Papa eh. Bakit mo pa ako niligtas? Pinagpapalu-palu ko pa siya sa dibdib sa sobrang panggigigil sa kanya. Imbis na pasalamatan ko pa siya, isinaktan ko pa siya. Nawawala na ako sa sarili noon kaya hindi ko na namamalayan ang mga ginagawa ko. Hindi ko na napansin na bigla na pala niya ako niyakap habang ako naman ay patuloy lang sa pag-iyak, pagkagulhol at pagnareklamo kung bakit pa ako nabuhay muli. Bakit parang abilis-bilis mo naman kaming kalimutan, Papa, ha? Ang hirap para sa akin na mawala na nga mo sa buhay, pero bakit parang ang dali lang sa iyong kalimutan kami? Ang unfair mo naman eh. Nagpatuloy lang ako sa pag-iyak habang hindi ko makala sa pagyakap ang lalaking sumagip sa akin. Sige lang, huwag mong pigilan, umiyak ka lang. Ilabas mo lang iyan para gumana ang pakiramdam mo. Makikinig ako. Kumalas na siya sa pagkakayakap sa akin at tinitigan ako ng diretso sa mga mata ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ko alam ang buong kwento ng pinagdaraanan mo ngayon. Hindi kita kilala. Hindi ko rin alam kung gaano kasakit ang nararamdaman mo. Pero huwag naman sanang umabot sa puntong magpapakamatay ka. Tandaan mo, hindi sagot ang pagpapakamatay para matapos ang bigat na nararamdaman mo. Sobrang sakit man pero naniniwala akong darating ang panahon na magiging okay rin ang lahat. Magtiwala ka lang. Isipin mo kung anong mararamdaman ng mga taong maiiwan mo dito. Yung pamilya mo, mga kaibigan mo, ano na lang mararamdaman nila kapag nawala ka? Mas doble iyong sakit na pwede nilang maranasan. Baka oras-oras sisihin nila ang sarili nila kung bakit hindi ka nila napigilan. Kung bakit hindi nila nabigay sa iyo yung saya noong nabubuhay ka pa. Kaya ngayon, ipangako mo sa akin hindi mo na ulit gagawin iyon.
Paano na lang kung hindi kita nakita? Kung gusto mo ng tao makikinig at iintindi sa'yo, nandito lang ako. Puntahan mo ako. Tutal madalas naman kita nakikita dito. Diyan lang ang bahay ko, oh. Ipangako mo sa akin, please. Oo, pangako. Hays, buti na lang talaga magaling ako maglangoy. Laki pa ng muscles ko, oh. Ang yabang mo rin, eh, no? Ako nga pala si Riven. Ako naman si Sandra. Hello, Sandra Santita. Loko ka? Days turn into weeks, weeks into months, and months into years. Hindi ko pa rin nakakalimutan si Papa, syempre. Pero unti-unti na akong nakakabawi sa sarili ko. Unti-unti ko nang natatanggap ang katotohanan. Natutunan ko na tuloy pa rin naman pala ang buhay ko kahit wala akong ama. At yun ay dahil kay Riven. Nakapagpalagayan kami ng loob at naging komportable kami sa isa't isa. Sa mga simpleng yabang at jokes niyang corny, napapasaya at napapatawa niya ako. Para bang nakakalimutan ko saglit yung sakit sa tuwing kasama ko siya. Siya ang nagsisilbing sandalan ko sa mga pagkakataon nagkakaroon ako ng anxieties nang dahil nga sa ama ko. Nawala man si Papa, pinaranas naman muli ni Riven sa akin ang pakiramdam na mahalin at pahalagahan ng isang lalaki. Natutunan ko sa kanyang tumayo sa sarili kong mga paa. Sa madaling salita, naging magkasintahan kami. Siya talagang tumutulong sa akin para makabangon sa pagkakalugmok ko mula sa kalungkutan. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Parang siya na nga nagsilbing mundo ko, eh. Binabago pala talaga ng pagmamahal ang mundo ng isang tao. Corny mang pakinggan, pero dahil sa nararamdaman kong pagkahulog kay Riven, parang nagkaroon ulit ako ng panibagong rason para mabuhay. Pinakilala niya ako sa pamilya niya at ganoon din naman siya sa pamilya ko. Malugod naman nilang tinanggap ang relasyon naming dalawa ni Riven. Masaya kami. Masaya ako. At sa ngayon, masasabi kong kailanman ay hindi ko na muli mararanasan ang pagpapaubaya gaya ng ginawa naming pagpapaubaya kay Papa sa ibang babae. Dahil ngayon, sigurado na ako. Sigurado na akong walang magpapaubaya sa pagitan ng relasyon naming dalawa ni Riven. Dahil ako ay sa kanya at siya ay sa akin. Salamat sa Diyos dahil natagpuan ko ang lalaking bubuong muli sa puso kong winasak ng aking tatay. Sa pamamagitan ng pananalangin, sa pagmamahal ng pamilya ng mga kaibigan ko at higit sa lahat, sa pagmamahal ni Riven, unti-unti ko nang natatanggap ang katotohanan. Patuloy na nilalabanan ang mga hamon na kakaharapin ko pa sa buhay. Pinalakas lang pala ako ng aking nakaraan. Masaya na ulit kaming buong pamilya kahit wala na si Papa. Ito ako, nagpapatuloy sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Naghihintay na marating ang magandang plano niya para sa akin. Hanggang dito na lamang. Para sa iyo na napapakinggan ito, para sa iyo na nagpaubaya, hiling ko ang tapang at lakas sa lahat ng napagdaanan, pinagdaraanan at pagdaraanan pa nating lahat. Kinaya, kinakaya at kakayanin pa natin ito. Yakap para sa inyong lahat. Nagmamahal, Zandra Lanzaderas.